Hi Air Signs! Welcome back po dito sa iyong 365 Days of Tarot, your daily guidance by Gemma Skip Tarot and Vlogs. Keep in mind po na this is a general reading, so hindi po lahat ay makaka-relate, so be open-minded. Tignan po natin kung ano yung mensahe sa iyo for today, but before that, para po sa mga gustong magpa-private reading, makikita nyo po yung link ng aking Facebook page sa description box below or sa comment section. So, lalagay ko na lang po yung link dyan, message nyo lang po ako kung gusto nyo magpabasa. Yes, may bayad po yung ating private readings. Tignan po natin. Minsan kinoclose ko siya pag wala akong energy. Hindi ako nagbabasa ng drain yung energy ko kasi puro negative yung makikita ko pagdating sa inyo. Pero kahit naman may energy ako, may nakikita pa rin akong negative. Ang swerte mo pag puro positive yung makikita ko sa sa life mo. Pero kasi sinasabi ko yung mga nakikita ko minsan nga nakakasakit. Alam mo yun? Kahit gusto mong dahan-dahanin yan, nakakasakit pa rin. Wala na pag totoo kasi naman truth hurts talaga. Kaya ayan ha, pag magpapabasa kayo, be ready. Air signs. Tingnan natin, ano pa yung mensahe sa'yo? Angel of Balance. Ano pa po? Meron tayo ditong appreciation. And meron tayo ditong the thinking man. Ang daming nag-iisip ngayon, ang daming nagpaplano. Actually, parang kanina pa to labas ng labas. Parang sa lahat ng signs, nandyan yan. Tignan pa natin. Ayun o, nagiging balance kayo. Nagiging fair kayo pagdating sa inyong sarili. Pagdating sa ibang tao. Nagiging fair yung judgments nyo, air signs. Meron tayo ditong epoch. Ako, nakalimutan ko yung basa dito. Basta, pause in your journey. Ayan, bago kayo magsalita, bago kayo gumawa ng action, pinag-iisipan nyo munang mabuti. Ayan o, hindi kayo basta-basta yung, ay sige, yan na. Okay? Ayan na yung pipiliin ko kasi yan yung gusto nyo. Hindi. Tignan natin. And very appreciative ng iba sa inyo, air signs, or ng karamihan sa inyo. Epiphany, reveal your gifts. Appreciation, may nakakapansin na sa'yo. Actually, yung iba sa inyo, napapansin nyo na din kung ano yung gifts nyo. So, unti-unti, nagiging malakas siya, nagiging active yung inyong psychic gifts or yung inyong abilities, natural gifts. So, huwag kayong matakot. Appreciate nyo yung sarili nyo. Appreciate nyo kahit napakaliit ng steps na nangyayaring progress sa buhay nyo. Kasi, at least, di ba, nagtatry kayo, at least progress pa rin yun kahit maliit. Tsaka huwag nyong i-compare yung sarili nyo sa ibang tao. Kasi magkakaiba tayo ng, sabi natin, magkakaiba tayo ng timeline. Magkakaiba tayo ng time para time to shine and outshine, etc. Di ba? Meron tayo ditong witch, the magic you seek is inside of you, let it flow. Di ba? Huwag kayong matakot. Hindi lang naman to about sa spirituality, kung ano man yung talents nyo, kung ano man yung kakayahan nyo, kahit ano pa yan, ipakita nyo and i-appreciate nyo yung sarili nyo. Yan yung sinasabi sa inyo dito. Diba? Kung sa ibang tao nga, napaka-balance mo. Yung ibang tao nga, hindi mo ginajudge. Tapos yung sarili mo, lagi mong ginajudge, air signs. So, maging appreciative ka, hindi lang sa sarili mo, kundi pati yung mga maliliit na bagay or alam mo yun, yung love, affection, thoughtfulness na binibigay sa'yo ng ibang tao. Ayan, maging appreciative ka. Tignan natin. For ngayon, siguro, air signs, madaming nakaka-appreciate sa'yo. Ang dami mo ding advice na binibigay sa ibang tao ngayon or sa mga kaibigan mo. Tignan natin yung finances mo. Ayan, the magic you seek is inside of you. So, embrace yourself, embrace kung ano man yung mga nangyayari sa'yo, positive or negative, magdadala yan ng matinding lessons or ng mahalagang lessons sa buhay mo. Tingnan natin pagdating sa iyong finances. Diba? Spirit guide. Masay po natin kay Air Signs, Gemini, Libra, Aquarius. Pagdating sa kanyang finances. Pagdating sa kanyang kaperahan, meron tayo ditong 6 of Cups, meron tayo ditong 8 of Wands. Ano pa po? Spirit card. Meron tayo ditong Death card. And, tingnan pa natin.
The key. Okay, may perang paparating sa'yo, air signs. Actually, tuloy-tuloy yung pera na to. Mabilis din siya. So, maging open-minded kayo, maging active kayo pagdating dito sa inyong finances. Actually, kung gusto nyong palaguin yung finances nyo, mapapalago nyo siya. Yung iba po sa inyo parang, di ko alam kung meron kayong pwesto, meron kayong physical store, kung may negosyo po kayo. Ayan, kasi diba may nagbubukas or may nagsasara dito ng pinto. O, nag-aangat nung, ano ba yun? Yung inaangat pag sa store, mga tindahan, yun. Oo. So, iba po sa inyo, mas gaganda, mas magiging mabilis yung daloy ng pera sa inyo. Kailangan lang, ayan, mag-take kayo ng risk, syempre. At saka may new beginnings dito, oh. Iba po sa inyo, parang, di ko alam kung nag-resign kayo sa trabaho at magpo-focus na lang kayo dito sa inyong finances. O yung iba po sa inyo, pagdating dito sa anak nyo, magpo-focus kayo. So, ayan, syempre, yung anak nyo yung pinagkakagastos sa inyo dito. Yung iba sa inyo, spoiler kayo, air signs. So, ayan, medyo baguhin nyo daw yan, yung pagiging spoiler nyo pagdating sa mga bata. Yung tama lang dapat. Tignan natin pagdating sa iyong finances. Ano po yung mensahe, Spirit Guide? Pagdating sa finances ni Air Signs. Meron tayo ditong Princess of Wands. This is Page of Wands. Pagdating sa iyong career, di ba? Meron tayo ditong Queen of Cups. Okay, hindi ko alam kung meron kang mini-mentor dito. Mini-mentor or may mentor ka. Meron kang tinuturuan dito. So, yung iba sa inyo, naiinis na kayo sa taong to, parang hindi magets yung mga tinuturo mo, or baliktad baka sa inyo, merong nagtuturo sa inyo, hindi nyo magets, merong naiinis sa inyo. May restriction dito. Yung iba po sa inyo, gusto nyo nang umalis sa trabaho, pero hindi pa pwede, kasi meron pa kayong mga pangarap, marami pa kayong pangarap. So, iba, madami sa inyo, air sign, sa papagod na kayo, pero hindi kayo susuko. Nagigets mo ba ito? Nag-iisip-isip ka nga eh. Diba, pinag-iisipan mo talaga, or yun nga, pinag-iisipan mong mabuti kung ano yung gagawin mong mga hakbang towards your life, towards your career, towards your finances. Diba? Yan o, ikaw lang yung makakagawa, ikaw lang yung makakatulong sa sarili mo. Tingnan po natin kung ano pa yung mensahe sa'yo, or ano pa ba yung paparating sa'yo for today. This is for you, Air Signs. Spirit Guide, ano pa po yung paparating kay Air Signs for today? Spirit Guide. Mayroon tayo ditong the tower. So, may possible na may aalis po dito. Tignan natin. Okay, may nakakamiss sa'yo, air signs. Amor is a sign that someone is looking at you with great love and longing. 10 of Hearts. Bouquet flowers, an absolute indication of long and happy life. But if children are near, extraordinary. Oh, joker. And mayroon tayo ditong the dog near... Represents true friends. If distance, surrounded by clouds, beware of unsuspected enemies. So, ayan. Ako, ginagard nyo na yung sarili nyo dito, air signs. Kasi, meron kayong trust issues. So, ayan. Madaming magsisilabasan dito na tao na niluloko ka lang pala. Actually, mahuhuli mo sila sa sarili nilang mga bunganga. Diba ganun yung sabi nga, nahuhuli ang isda sa sarili niyang bibig. Parang ganun dito. Eno, magugulat ka na lang. Yung taong pinagkakatiwalaan mo pala ay hindi naman pala totoo sa'yo. Okay, parang it's either ginagamit ka lang, niloloko ka lang ng taong to. So, kung meron po kayo nakakausap, ayan, baka nasa malayo, huwag po kayo basta-basta mag-i-invest ng emotion. Or ng love, or ng pera pagdating sa taong yan. Kasi hanggat hindi nyo pa nakikilala, hindi nyo pa nakikita yung tao, huwag kayo basta-basta magtitiwala. Okay? Kahit nasabi natin na nakakausap mo pa yan through video call, mas maganda pa rin kung makita mo siya personally. Yes po. Tsaka mag-ingat kayo yung iba sa inyo, ha? Baka ma-scam kayo, love scam. Ayan, so huwag kayo masyadong maging open. Mag-ingat kayo sa mga pinapakita nyo. Air signs. Oo, ba? Diba? Minsan pag in love, nagiging tanga. Totoo naman yun, nakakatanga naman talaga yung pag-ibig. So, tingnan natin.
Okay, your signs. Ano po yung mensahe sa'yo? Para ito sa mga in or... Ah, no, no, no. Para ito sa mga single. Para sa mga single. Meron tayo ditong healing heart. Okay, yung iba sa inyo. Ayan nga, baka ito kayo nakaranas nito. Hindi pa kayo nakaka-move on. Para naman to sa mga in a relationship. At para naman po ito sa mga married. Meron tayo ditong the sword and rose and wedding rings. Ayan, meron tayo ditong healing heart para sa mga... single, healing heart, sabi dito healing from heartbreak, freedom from toxic relationship or addiction. So iba sa inyo, kakahiwalay nyo lang, so binubuo nyo pa ulit yung sarili nyo, pinagpaplanuhan nyo pa one step at a time kung ano ba yung gagawin nyo sa life nyo. Ngayon na hiwalay na kayo ng person mo, pwedeng asawa mo to, pwedeng boyfriend mo, kakahiwalay nyo lang, di ka pa totally nakaka-move on. Okay, so mukhang medyo makikiusap pa yung taong to sa'yo. Okay, babalik pa siya. Medyo kukulitin ka pa niya. Hindi naman lahat. Pero meron kasi dito bilinak din eh. So meron tayo ditong cassette. Outdated thinking, conditioning, replaying of events over in your head. Ito naman, in a relationship, hindi makamove on sa ginawa ng person niya. So kung lagi mong i-brought up, ibabalik yung mga ginawa ng person mo na mali, hindi talaga kayo makaka-move on, hindi kayo makapag-focus dyan sa relationship. Yung mangyayari dyan, magiging toxic lang yan. Paulit-ulit lagi. It's either ikaw yung lagi niyang babatuhin ng mga nagawa mong kasalanan or baliktad siya yung babatuhin mo ng mga nagawa niyang kasalanan. So, mas maganda pa kung ganyan lang lagi nangyayari, ha? Walang solusyon kahit nag-usap kayo, etc. Wala. Nako, baka hindi talaga kayo para sa isa't isa. Minsan, kailangan nating tanggapin yon, kailangan nating isuko yung taong mahal na mahal natin. Diba? Kasi parang kahit pinaglalaban mo to, paano kung hindi naman siya lumalaban, diba? So, minsan darating din kayo sa point A signs na kayo na mismo yung ano, mapapagod. Siguro yung iba sa inyo, ayan, hindi pa kayo napapagod. Kaya lumalaban pa rin kayo dito. Clarity, truth, revelation, solidarity, force, honor, protection, power, union, wedding, married, soul connection, eternal love, everlasting promise. So ayan, mas maganda yung mga nangyayari sa mga my love life dito para sa mga ano to, married na air signs. Oo. Meron lang kayong hindi pagkakaintindihan ng person mo, pero maayos nyo yan lahat. Okay, mas magiging matatag yung relationship nyo. Yes. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Meron pong ano, meron dito mabubuntis. Ayan, may pregnancy. Oo, mas magiging maganda talaga. Alagaan nyo lang yung health nyo. Yun lang yung nakikita ko dito, air signs. Pagdating sa health nyo ng asawa mo, mag-ingat po kayo parehas. Oo. Yung mga bisyo, kung meron ng bisyo yung asawa mo, sabihan mo siya, tigilan niya na yan. Baka mahilig uminom, ganyan. So, yan lang po, air signs. Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Enjoy the rest of your day. More blessings to come po. Bye-bye!